Esports nila, guys, si Akai. Okay, ito yung hindi pa natin masyado napapag-usapan kay Majin. Eason Esports. Doon sa ating introduction kanina, sinabi natin na ito na yung short era. Lane nila doon, yes, sa meta. Yes, the safest lane, right? Safest lane. Okay. And then, syempre, dahil mabilis siyang makakuha ng items, mas mabilis din yung kanyang power spike bigla. And then, because of the Kimi, the natural push potential, makapush na siguro nakita mo. Uy, grabe! Nagkaroon na ng switch lane dito, Kuya Wolf, yung kanya ng sinabi mo, the switch. The switch. Di ba? Para at least kahit papano, si Deja Vu can go inside the bottom lane, in the bottom lane, to get Mr. Yaku. Nakakasabi ko lang, men! Oh, Wolf, yung answer ng SDI Olympians dito ay better than dahil dalawang objective din naman ang nakuha nila. Nabigyan pa nila ng space si Chester doon sa baba dahil nakikita natin yung crab ay nag-spawn na. Pero teka lang, mukhang may gera. Si Disanya, pumasok. Yung baka yung gusto, inipit. Oh, inipit lahat ng beef, pare koy. Eason Esports, ipit na ipit. Chico, tumatakbo. Nandito si paring Secret, pero may kabayong nilabas. Si paring Chester, pero naglabas din ng orasan. Si Diggy with a TJ. The time journey, pero napakasakit ng kumpas ng nakasakay na kabayo na si paring Chester. But look at the shield. Disanya, shield. Ladies and gentlemen, the ultimate scorer ay nandito na. Tatlo sa tatlo, nangyaring gera. Disanya, wala siyang mana. Secret tumatakbo, blazing to the duet. Pero kinuha lang yung shield, Bobby. Habang si D, small but terrible. Up! Lumabas ang kwek-kwek. At ayun, sumabog ang between. Triple kill para kay Disanya. Grabe naman si Disanya. Wala si Disanya. Pero eto, speaking of claiming, si Kuya Chester, hindi na inabutan ng white horse. And it's too late, it's too late for you your white... and your white horse to turn around, Kuya Wolf. Exactly. This is a 4 versus 4 potentially. Nung may backstab mula sa Grok, pero nakita mo na siya noon. Ito na yata tanol, but time's journey will be there to save single ultra wide. Talaga lang itong Grok block naman noon. Disanya naipit at nanakap na ka. Hindi ka liligtas ng shields mo. Double kill pala kay Gushon. Habang inumos na Eason Esports will go down 3 down on the side of single. Kapag yung hiniwa ng kutsilyo, quick ngayon. Ganun yung nangyari, ladies and gentlemen. It doesn't make sense. Pero yun. The burst is real. Para kay Deja Vu. Here comes the rocket. There's the shutdown mula kay Yaku dito. Sabay bili pa ng item. Ayan na! Ang baka hindi nabuhay. Baka mabuhay. Pero alam mo, sa sobrang init ng laban, di ko masabi kung sino ang tunay na panalo. Dahil si Secret makakaipit na dalawa. Si Secret ay mawawala. Hindi na sekreto yan. There's the DJ para kay Few. Pero si Disanya ang main target dito. Pero buhay pa din. Deja Vu. Hinila ni Rocket ang baka. Around pero mukhang bitin. Like you said, hindi kailangan ng level 4 ng signal ultra wires. But ng course, Yaku, oh, eto. To fight against his 1v1, nakakabayo. 1v1 with the great one. Oh, quad shadow. Oh, Yaku main niya. Medyo bitin. Medyo 10 beats. Kalaban na rin kalawa. Pero tumama niya ang ultimate dito. Disanya, tumakbo ka ng Secret. Pero si Jiko na sasaktan mula sa bala. Okay. Pew. Minoan Fury ginamit. Pero medyo kulang. Ito na nga ultimate. Akai Blazing Dot. Walang magagawa. Time's journey ginamit na rin. Oh! The dive from Disanya is gonna be enough. Inatak pa yung Grok. And that's 3 down on STI Olympians. Pew. Hindi naman talaga siya tatawagin Pew kung hindi yan bumabag. Ay, grabe! Nakita mo yung turnaround. Grabe naman yun. Nag-exhibition. Nag-exhibition pa on the Kimi. With the joystick. Malupit. The joystick technique. At nakuha silang inhibitor. Samantala, si D na mag-times journey. Pakabago siya. Mapatay dito. But that's Akai. Going down. Boy pa nga si D. Ang pala ni Pew. At syempre, magic ni Disanya. Sinasayawan lang niya. Magandang positioning dahil doon kay Eason Esports. Because of the Hurricane Dance and the time bombs, samahan mo pa ng reverse time. Oh, Speaking of Hurricane Dance, kumonekta na nga dito. May kasama po ni Starman. May Minofi. May time surgery na ready sa to. Pero napatay na si Diggy. However, patay Yaku niya na to. Yaku Mania. Ito na. Na-shutdown niya lang si Disanya. But of course, nakakuha na kill. Oh, my! Gets the double as well. Pero sila pa yung naubos. Wipe! Sabi nila, girayan lang natin ang girayan as they will now go to the bottom lane. Here comes the Falling Star Moon onto Disanya. Yaku will go for Deja Vu. Isang one hit na lang sana. Isang kiliti na lang, pare ko. Time's journey na ginamit. Napatay dito yung Minoan Fury. Of course, Disanya's damage. Chester will be next. Double kill na para kay Disanya. Pero napatay si Ayabusa. Pew! Pero ang kapalit. Ito na. That is gonna be a triple kill para kay Disanya. Signal Ultra Warriors will defend. Disgrasya mula. Makate pa rin because of the energy transformation. At tinan mo, napakabilis pa rin talaga. Here we go. There's the Phantom Seed. Pero Eason Esports with the inipit. Inipit. Si Chester na mula dito. Ladies and gentlemen, per Secret. Goes for the barrel. Barrel lang daw. Deja Vu na pabak. Blazing to the duet. Pumasok sa apat. Pero sumay balik. Pero ayun, kulang ang damage. Dahil ang dami ng white shields
dito ni paring Disanya. Protection bago umaksyon. Ay, naku po. Pusin natin ni Deja Vu na kuha. Siya na double kill na ganun bless. Pero dito na si Yako. Eh. Siya na makakubos dito. Siya na makakihiwa. Hindi, may transfer mo na ginamit. Pero the shutdown na nga. Siya ni Disanya. Unstoppable na ngayon siya. And this comes the maximum charge coming out from the Grok. Napatay nila dito yung Diggy. Pero si Disanya at si Yako, okay lang. Okay lang kami. Damage. The disgrasya mula kay Disanya. Ito na yun. Wala akong pakialam sa... Pwede lang, pwede lang. Depende sa mat. Depende sa mat. Kung na-mat nyo, edi tama kayo. Kung hindi, edi... Team, ito atakin yata si Chico. Natatakit naman yung damage. The ang sakit! Pero tinanong na Disanya. Execute! Papatay mo nila. Hindi na kailangan. Esmeralda gets it. May ulti pa mula to kay Aesol. Pero ginamit nila Minowin Fury. Kaso na kasila na Time's Journey na march forward. Gusto pa nila na mas marami. Ay, ito na! Yakumei niya! Nako po! Execute! Wala! Yakumei niya! Nako po, ayan. Masyado lang. Masyado po. Masyado lang na hype. Masyado lang na hype. Hype lang, hype, pero hype sakit beast pa din. Hype beast. Hype beast, pero yun ang tinatawag na Asim Kilig. Asim Kilig. Pero nakuhuli ata si Pew dito. Here we go, papasok pa dito ng Blade Spike. Ladies and gentlemen, sa paring Deja Vu, yung abang natang dito ng side and signal, ulit na tumatangke. Pero eto, oh. Chester, gusto niya hanapin si Pew. Pero Pew, tama tira. Eason Esports with a tulak. Eason Esports na wala. Pero si Pew ang main target. Off with okay. Mark to the transition. Sabay. Immortality. Pwede nang kakabili niya lang. Nagbenta. Nagbenta. The clutch. Clutch buyer! The grabe clutch naman buyer, Kuya Wolf! Pero habol! Deja Vu, naalala ko to! I felt this! Deja Vu, double to the kill, Kuya Wolf! So, ito na naman. Kapag mayroong Lord ang napupunta, ang nagiging nakakuha ng Lord, I mean, is SDE Olympia. Idol na makits yan. Idol na makits yan. Tatanong mo, sino champion? Champion si Pew. Pero ito, mukhang champion dito ang Lord. As SDI Olympians, sila dapat ang bida. Sila dapat ang pinag-uusapan. Dahil Lord, nandito, Deja Vu na naman. Si Yako ang main target. Ito, Yako main niya. Kumuha siya ng kwadyado. Pero may blazing duet dito. Ang ating Lord. May mamatay na ba? Medyo wala pa ata. Ladies and gentlemen, ay mga immortality. Yako dumidepensa. Ladies and gentlemen, mulado, tatlo, nawala. Signal Ultra, SDI Olympians with come to the back. Ayun na. Nako, si Chester na mumula na din. Pew, idol ng kids. Eto na, buy and sell ba? Buy and sell ba? Secret na mumula. Oh, oy, umas. Ako po. Deja Vu. Napamali. Si Pew. Ay, baka Pew yan. Ah! Kinulang. Kinulang. SDIE Olympians with the comeback sa Comeback Kings. Chester.